okay? Magkukwento na tayo! Yay! O ganito, sisimulan ko, tapos pagpapatuloy ninyo. Ayos ba yun? Teka, binasa nyo na at inunawa, inintindi yung kwento? Opo! In-imagine nyo na ang mga magaganap sa kwento? Opo! Magaling, mukhang handa na nga tayo sa ating kwento, sa aming pagkukwento. Kaya, mga bata, makinig sa isang kwentong bayan na pinamagatang ang unggoy at ang leon. Isang araw, naglipot si unggoy dun sa guta para maghanap ng pagkain. Nang biglang, narinig siya. Ay, boses ng kuting yun ah. Na, saan ang gagaling yun? Ay, umiiyak siya. Ay, ang gagaling ito doon sa loob ng kuweba. Ay, kaya lang, naharangan ng malaking bato yung pintuan o yung butas ng kuweba. Ako, paano to? Anong gagawin ko? Tulungan niyo ako. Sabi nung kuting doon mula sa loob. Kaya dali-daling itinulak ni Unggoy yung bato. Sandali, kuting. Mabigat ito. Mabigat itong batong ito. Pero tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Unggoy. No! Bilisan mo! Nagugutom na ako. Ang sagot na narinig mula sa loob. Nagulat si Unggoy. Kanina'y iyak ng kuting. Ngayon naman ay angil ng leon. Niloloko mo yata ako eh. Ang sabi ng unggoy. Hindi ka kuting. Isa ka yatang leon. Hindi! Ako'y isang kuting! Pangako! Ang sabi ng kuting, o leon? Hindi ko alam. Ano nga ba? Hindi rin sigurado si Unggoy. Pero dahil likas siyang matulungin, ipatuloy pa rin siya sa pagtutulak ng malaking bato. Hanggang sinatanggal niya ito. Ang lumabas nga ay isang malaking leon. Ngar! Kakainin kita! Ang angil nito kay Unggoy. Sandali! Awat ni Unggoy. Ngako kang isa kong kuting at hindi leon. At maniwala ka naman! Sagot ni leon. Teka, sandali! Awat uli ni Unggoy habang mabilis na nag-iisip kung paano siya makakatakas. Matanda na kasi ako. Makunat na ang balat ko, ang mga laman at buto ko. Pag kinain mo ako, masisira ang mga ngipin mo. Pakuluan mo muna ako bago mo ako kainin para lumambot ako. Napaisip si Leon. Pagkatapos, ay pumayag. Kahit gutom na siya, ayaw niyang masira ang ngipin niya. Pero paano ko papakuluan? Puntahan mo si Patis, sagot ni Unggoy. Humingi ka ng tubig na gagamitin mong pampakulo sa akin. Hintayin kita dito, pangako. Dali-daling tumakbo si Leon papunta sa Patis. Hindi niya napansin na dumaan pala sa mga puno si Unggoy at inunahan siya. Dumating sa Patis si Leon. Rawr! Patis! Pahingiin ang tubig mo! Sabi niya, gagamitin ko lang para pakuluan si Unggoy! Nagpanggap si Unggoy na siya si Patis. Shhh! Ike! Sagot niya. Pero pumunta ka muna kay Kawayan at humingi ka na sa mga mapapaglagan mo ng tubig ko! Dali-daling tumakbo si Leon, papunta kay Kawayan! Kawayan, sabi niya, hingi ng sanga mo.
paglalagyan ka lang ng tubig para pakuloan si Unggoy. Nagpanggap naman si Unggoy na siya si Kawayan. Sige, sagot niya. Pero paano ka magpapakulo kung walang apoy? Pumunta ka muna kay Vulcan at humingi ng apoy doon. Dali-daling tumakbo si Leon sa Vulcan upang kumuha ng apoy. Vulcan! Vulcan! Pahingi ng apoy! Kailangan kong pakuluan si Unggoy! Nagpanggap naman si Unggoy na siya si Vulcan. Sige, Leon. Kumuha ka ng apoy. Isawsaw mo ang iyong buntot sa aking bunganga. Sinawsaw nga ni Leon ang kanyang buntot sa bunganga ng Vulcan. At agad itong nagsiklab. Angin ni Leon. Nasusunog ang buntot ko! Nagmamadaling tumakbo pabalik sa batis si Leon at inilubog ang kanyang buntot sa tubig upang mamatay ang apoy. Sabi ni Leon, hindi na nakatiis si Unggoy. Bumanghalit na siya ng tawa mula sa itaas ng puno na kanyang pinagtataguan. Noon lang naisip ni Leon na niloko pala siya ni Unggoy. Niloko mo ako! Galit na sabi ni Leon. Nangako ka na hindi ka aalis! Nangako ka rin na isa kang kuting kanina. Kaya wala kang karapatan na sumbatan ako. Paalam, sinungaling na Leon. At pagkasabi noon, nagmamadaling umalis si Unggoy palambilambitin sa mga tanga ng mga puno. Sabi ni Unggoy. Kaya tandaan mga bata, galit ang sinungaling sa kapwa sinungaling. Kaya huwag kayong manloloko kung ayaw nyong manloko. Manloko din. Diyan, nagwawakas ang aming kwento! Yeah!